So, wag po tayo bibili ng mga resibo, official receipt, sales invoice, or kaya delivery receipt, or statement of account na naka-format na sa mga tindahan, bookstore, because labag po yun sa batas at wala po kasi yung authority to print. Okay? So, baka madimanda pa kayo ng Bureau of Internal Revenue pag nahuli kayo ng tax mapper. So, wag po kayong bibili basta-basta sa mga tindahan na yun. Pati sa online, lalo na sa online, sa Shopee, sa Lazada, wag po kayong bibili ng mga format na resibo because against our law, because wala po yung authority to print, hindi po siya naka-register sa Bureau of Internal Revenue. So, ang gagawin nyo nga po, mag-a-apply po kayong authority to print sa BIR through Revenue District Office natin by filing the BIR Form Number 1906 and with the complete documentary requirements. Ang complete documentary requirements naman po ay makikita natin sa RMC Number 57 Series of 2020. Nandun po yung checklist of documentary requirements ng iba't ibang application sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Next po natin, our last three bonus questions. Bonus question number one. Sir, sa annual tax return, can I submit, file, and pay sa January? Or need talaga sa April 15? So, very good yung question nyo, madam. Plus 10 kayo dyan. Kasi, any tax po ay pwede pong bayaran ng maaga. So, ahead of time, pwede po yun para maiwasan po natin yung violation, penalty, at lalong-lalo na yung pag-rush natin na nag-result into samot-saring violation kasi mali-mali yung mga nailagay nating amount dun sa ating tax return. So, for the year 2022, yung ating annual ITR, pwede nyo pong bayaran at i-file ng January, February, March, ahead of time. Huwag nyo na po bayaran o i-file beyond the deadline because may penalty na po tayo because late filing tayo or late payment tayo. Okay? Bonus question number 2 kay Dam Mall. Hi po, mag-expire po ba ang manual books of accounts every 5 years? Sa akin kasi, di pa naubos pero malapit na mag 5 years yung books ko. So under RMC number 82 series of 2008, as clarified by RMC number 29 series of 2019, wala pong renewal deadline ang manual books of accounts. So pwede siyang tumagal ng 5 years, 10 years, 15 years, hanggat hindi po pa po nauubos yung pahina sa ating books of accounts, hindi po tayo required pumunta sa RDO para mag-renew. Required lang po tayong mag-renew ng ating manual books of accounts kapag ubos na yung pahina. Okay? So, kung ano yung manual books of accounts na naubos lang, kunyari, columnar, CDJ, cash receipts journal, ledger, or journal, kung ano lang pong naubos na pahina doon, yun lang po ang i-renew natin sa Bureau of Internal Revenue. Magka-file lang po tayo ng BIR Form Number 1905 with the complete documentary requirements po. Makikita nyo yung documentary requirements natin sa RMC number 57 series of 2020. Okay, wala pong renewal deadline ang manual books of accounts.